ikaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong awiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong awiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. At buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagmamahal na aming maasahan, nagiging dalisay at matibay ang iyong sambayanan. Hindi ito makaiiral kapag hindi mo pinatnubayan. Kaya't sa pagsubaybay mo, lagi mo kaming pangasiwaan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na labis na kinalulugdan ng hari, pagkat matapang siya, makapangyarihan at pinapatnubayan ng Panginoon. Kaya lagi siyang matagumpay, kaya laging matagumpay ang Syria. Ngunit siya'y ketongin. Siya ay sinaaman. Minsan, ang mga taga-Syria'y nakabihag ng isang babaeng Israelita. Ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, "Kung ang asawa ninyo'y lalapit sa propeta sa Samaria, tiyak nagagaling siya." Ang sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman. Nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan ng kanyang asawa. Sinabi naman ng hari, "Pumunta ka at padadalhan kita ng sulat sa hari ng Israel." At lumakad nga si Naaman.
May dala siyang 30,000 putol ng pilak at 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang kasuotan. Lalari niya ang sulat para sa hari ng Israel. Anang sulat, mahal na Haring Horam, may dala nito ay sinaaman na aking lingkod. Ipinakikiusap kong pagalingin mo ang kanyang ketong. Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginahak niya ang kanyang kasuotan at sinabi, ako ba'y Diyos na maaaring pumatay o bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami. Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, bakit ninyo gagahaki ng inyong kasuotan? Sa akin ninyo siya papuntahin para malaman nilang may isang propeta dito sa Israel. Ipinasabi nga ni Haring Horam kay Naaman na ang hanapin ito'y si Eliseo. Kaya't sumakay ito sa kanyang karuwahe at nagpunta kay Eliseo. Kasama ang marami niyang kawal na ng kabayuhan, ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at mananauli sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman at padabog na umalis. Sinabi niya, akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo siya ng matuwid. Tatawagan ng Diyos niyang Panginoon sa ilog Jordan at itatapat sa akin ang kanyang kamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisisirin? Bakit hindi sa alinmang ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Farfar? Hindi ba't mas malinis iyon kaysa alinman tubig sa Israel? Siguro na may mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo. At galit na galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang kanyang katulong at sinabi, Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang ipagagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa iyan pinaguhugas lang niya kayo para luminis? Kaya nang mapag-isipan ni Naaman, lumusong siya sa ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo na natili sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat tulad ng balat ng sanggol. Si Naaman at ang kanyang kasama nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong iyong batis ang hanap ng isang usa, gayong hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, wala nang iba. Kailan kaya maaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog, yamang galak at ligaya sa aking iyong dulot. Sa saliw ng aking alpat, nagpupuri akong lubos, buong lugod
naaawit ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Umaasa ako sa Diyos, nagtitiwala ng lubos sa salitang nagdudulot ng pag-ibig ng mataos upang kami ay matubos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating si Jesus sa Nazaret, sinabi niya sa mga nasa sinagoga, tandaan niyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias na hindi umulan sa loob ng 3 taon at kalahati at nagkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit, hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Serepta sa lupain ng Sidom. Sa dinami-dami ng mga meketong sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Si Naaman na taga Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng mga nasa sinagoga. Nang marinig ito, nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bagin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagsiupo muna tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang tanghali. Mga kapatid, patuloy po ang ating pagninilay ngayong 3rd linggo sa panahon ng Kwaresma. At kung mapapansin po natin sa ating ebanghelyong napakinggan para sa araw na ito, si Jesus ay bumalik sa Nazareth at siya ay nagpahayag ng salita ng Diyos. At marahil nung si Jesus ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, marami ang namangha, marami ang naniwala, marami ang kanyang napabilib. Pero kasama sa mga taong ito ay yung mga taong nagdalawang isip. Kagaya nga, no, bakit nagdalawang isip? Dahil kilala nila si Jesus. Alam nila kung paano lumaki si Jesus. Alam nila na si Jesus ay galing lamang sa simpleng pamilya, sa anak ng karpintero. Eh ito si Jesus ngayon, napakagaling magpahayag ng salita ng Diyos. Kapani-paniwala, kabilib
believed. Pero merong mga taong hindi nabibilib. Merong mga taong hindi namamangha. At sino ang mga taong ito? Ang mga taong naiinggit. Ang mga taong naiinggit, hindi nagiging masaya sa katagumpayan ng iba. Ang taong naiinggit, hindi natutuwa sa mga naaabot ng ibang tao. Kundi ang taong naiinggit, humahanap ng butas upang makita ang kapangitan ng isang taong tunay na nagtagumpay. Kaya nga, mga kapatid, magandang tingnan po yan sa buhay pananampalataya natin. Alam natin na ang mainggit ay kasalanan. Ang mainggit ay hindi magandang disposisyon natin bilang mga Kristiyano. Dahil oras na naiinggit tayo, ang nakikita lang natin ay yung mga meron ng iba at yung wala tayo. Kaya nga siguro sa araw na ito, magandang tingnan din mga kapatid, yung mga pagpapala, yung mga biyaya na tinanggap natin mula sa Diyos. At huwag natin ikumpara yon sa iba. Kundi tingnan lang natin na sa buhay din natin, mabuti ang Diyos. May kasabihan po ngayon ng mga kabataan, kapag inggit, pikit. Diba? Ipikit mo na lang. Kesa naman mainggit ka. Pero tila may paalala sa atin sa araw na ito. Kapag inggit, idilat mo ang iyong mga mata. Hindi sa kung ano ang meron ng iba, kundi sa kung ano ang meron ka. Dahil kailanman, kapag idinilat mo ang iyong mga mata, masasabi mong tunay kang pinagpala. Kaya nga si Jesus sa Ebanghelyo, marami siyang halimbawang ibinanggit dahil tila ang mga tao sa kanyang paligid hindi siya maintindihan. Kaya nga ang sabi niya, walang propetang tinatanggap sa sarili niyang bayan. Pero nandoon lamang si Jesus upang iparamdam din sa kanila ang pagmamahal ng Diyos. Iparamdam sa kanila ang kabutihan ng Diyos. Pinagkainggitan pa. Kaya nga sa dulo ng Ebanghelyo, ano ang naging pasya ni Jesus? Umalis na lamang. At nung umalis si Jesus, sa harapan nila, sa gilid nila pa, dumaan si Jesus. At ano ang nawala sa kanila? Pagpapala, biyaya. At ganyan ang nagagawa ng inggit. Naaalis ang pagpapala at biyaya dahil hindi natin nakikita ang pagpapala at biyaya sa buhay natin. Kaya mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, marahil yan ang ipinapaalala sa atin. Kapag inggit, huwag lang ipikit. Kundi kapag inggit at umaabot tayo sa tayo ay naiinggit, idilat natin ang ating mga mata. At tingnan natin ang ating mga sarili. Tingnan ang pagpapala, tingnan ang biyaya. At masasabi natin, tunay na mabuti ang Diyos. At kung nakita natin na tunay na mabuti ang Diyos, mararamdaman natin ang pagpapala at biyaya mula sa Kanya. Mga kapatid, sa panahon ng Kwaresma, tingnan natin ang lahat ng pagpapala. Tingnan natin ang lahat ng biyaya. At isa lamang ang mamumutawi sa ating bibig. Tunay ngang mabuti ang Diyos. Amen.
Minamahal kong mga kapatid, si Jesus ay hindi tinanggap sa kanyang sariling bayan. May pananampalatayang tinatanggap natin siya bilang ating Panginoon na tagapagligtas at nananalangin tayo sa ngalan niya. Ang atin pong panalangin, Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpahayag ng salita ng Diyos nang may tapang at isabuhay ito, nang may paninindigan, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga magulang na Kristiyano naway maging malakas upang makasunod kay Kristo na siyang daan at ang katotohanan at ang buhay, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang ating pagpapakasakit ngayong Kwaresma, naway gawin nating higit na bukas sa mapanligtas na pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga may sakit na nahihirapan sa kanilang kalagayan, naway makita ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pangangalaga at malasakit ng kanilang mga pamilya, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ama naming makapangyarihan, sapagkat wala sa aming lumalapit kay Jesus kung hindi mo kami akayin sa Kanya, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang gala ko, pagkat aking iniibig sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming paglilingkod sa paghahain ngayon ay lubusin mo sa aming pakikinabang sa dulot mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamias ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas, sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagkapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Maghilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Maghitayo na po ang lahat. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaligapit mo yung simbahang laganap sa buong digdig. Pusino kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ang lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit, sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus.
Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Paginom ng sino man sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Ang Panginoon ay ilaw ko at kaligtasan, sino pa pa ang aking katatakutan. Ang Panginoon ang buwag ng aking buhay, sino pa ba ang aking kasisindakan? Sa paginom sino man sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat
isang bagay lang ang aking hinihiling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan niya aking pagmamasdan. At do'y humiling sa kanya ng patnubay sa pag-inom ng sino man sa tubig na aking bigay. Di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Announcement, ang lahat po ay inanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service na darating na March 7, 2024, Huwebes, sa ganap na kaanim ng gabi. Makiisa po tayo. Ang lahat ay inanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry-mandated organization, HDN at iba pang grupo o samahan ng ating simbahan sa ating ikaapat at huling Lenten Recollection na darating na March 5, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan, ng ating takapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Daniel Estacio, Resident Priest, Immaculate Conception Cathedral, Diocese of Pasig, na may temang Poong Jesus Nazareno sa mukha ng kapwa. Series 4, Kabataan. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building, Ground Floor, Evangelista Street, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno, ang large size ay nagkakalaga ng 2,500 pesos, ang medium size ay 1,000 pesos, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Huwebes, Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6.45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Nakikusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor, Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ang pagkasalo naming sa banal na paikinabang ay magdulot nawa ng kadalisayan at magkaloob ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladali nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.